Hello guys, welcome back sa aking channel, Rain and Pleasure TV. So ngayon, gagawa po tayo ng reaction video tungkol dun sa isang komedyanteng si Super Tikla, no? So siguro alam niyo yung istoryang yan, no? Dahil siya sikat ngayon sa lahat ng social media, maging sa Facebook, sa YouTube, o ano pa yung mga ibang ano dyan. So ayan, naisipan kong gawan siya ng reaction video, no? So dahil nakita ko rin kasi na maraming Pilipino na binabash yung isang tao o yung si Tikla, no? So para sa akin, hindi ko kasi binabash kaagad yung isang tao eh, dahil di ko rin alam yung tunay na istorya o totoong istorya. Dahil ayun, alam naman natin na kahit yun yung nakikita natin sa video, pero alam ko na meron ding hindi na makakatotohanan sa likod nitong istorya. So kaya ayun. So base sa nakita ko sa video, hindi ko kasi alam yung totoong istorya. Kahit nakita man natin yung video, hindi natin alam ang totoong istorya sa buhay nila. O kung sino yung ano, kung sino yung nagsisinungaling, o kung sino yung totoo. Kaya ayun. Para sa akin o para sa mga Pilipino din na ano, katulad ko. So, wag naman sana po nating agad-agad i-bash, no, yung isang tao. Dahil ayun, baka mamaya-maya o bukas o sa darating na araw ay lumalabas na naman yung istorya na hindi pala totoo yung kwento. So, ayun, napahiya tayo kasi nang bash tayo kaagad, hindi muna natin hinintay na magsalita yung kabilang side, no? So, dapat ako kasi bago ako maniwala, so hinihintay ko muna yung sa kabila na magsalita o kung ano talaga yung totoo, no? So ayun, para sa akin lang yun, no? So hindi ko alam kung ano yung, kasi iba-iba tayo ng opinion eh. So para sa inyo kung ano yung opinion niyo, so sige. Pero dating din yung panahon na ano, wala, naisip natin mali pala ako kasi binabas ko agad yung isang tao na hindi ko alam yung totoong istorya, no? So sana maging ano din ito, maging aral sa mga lahat ng nanonood or sa mga basher, no? So sana mag-ingat na tayo sa susunod. Saka hindi naman natin maiwasan na makalabas ng samang iniisip or maibabas natin yung isang tao. Dahil halimbawa ngayon, nakita natin sa video na kabastusan talaga yung ginawa niya. So papasok agad sa isip natin na naku, napakabastos naman itong taong to, no? Napakabastos naman ito. So yun kaagad ang mapapasok sa isip natin. So ngayon, hindi natin alam na sa likod ng istorya, may mga ano pala, may mga mali or hindi makakatotohanan sa likod nito. So may mga nakatagong hindi makakatotohanan pala. O halimbawa na lang, so gawa-gawa itong video para lang masira yung isang tao. So ganun siguro yung mga nangyari, no? So ayun lang yung masasabi ko siguro sa ano, sa mga pangyayari ngayon kay Tikla, no? So ayan, so good luck po sa lahat at God bless, no? Maraming salamat sa panonood sa aking video. Ayan. So I hope na may natutunan kayo kahit papaano. So sa mga hindi pa naka-subscribe sa aking channel, huwag niyo kalimutang i-subscribe yung channel ko. Kahit tulang kwenta yung mga videos ko, so salamat. Maraming salamat sa mga panonood niyo. Ayan. God bless.